Hello po mga ka-hydro. So ito na po yung 1 month result DIT natin. So yung iba po nabenta na. Ito na lang po ang natitira natin. So yung pinakamalalaki po is nauna na silang kinain. And nareserve na po ito na to be harvest within 2 weeks po. Kaya nababawasan lang siya ng gano'n ba sila kalaki after yan. So pag 30 days DAT na po sa tuna box, ganito na po ang itsura niya. Yan, napakaganda po nung omertile lettuce natin, walang kapait-pait at marami siyang dumahon, parang lalik. So hindi ko lang po alam kung hanggang kailan siya hindi mapait. Kasi po ang lalik, in-observe po ko yung lalik is for more than ano na siya, 50 days. Nagsisimula na siyang pumait, lalo na kapag yung mga down is dark green. So dito naman po, sakto lang po yung kulay. So recap lang po tayo. Ang ginamit po natin dito na nutrients is nasa 800 po, master blend, Nutrihydro with solution na AMP. So yun po yung ginamit natin, tapos nag-refill na po tayo ng one time lang. Tapos after one time refill, so ganito na uli yung ano ng tubig nyo, napakaunti na po ulit. Ito po yung ginamit natin for comparison galing NFT, yung mga mililit po. Ito. Yan, tinransfer ko na rin po dito sa Nutrihydro. Yan, yun po ito maliliit. Ito po ibang lahi ito, parang ito po yung Invicta Batavia. So, ito naman po ang mga new direct sowing natin. Yan, lahat po yan dinire ko na sa cup dahil ayaw ko pong magkaroon ng space, kasi nga po naging busy tayo sa 3 Arrows dessert truck for the past holidays. So nawalan po ako ng time na mag direct sowing. Yan, so sinimulan po natin siya for the past 7 days, starting with Monday. So ito na po yung result niya. Yan. So yung kaibahan po nito sa ginagawa natin dati is dati po sa doon dinediretso po natin yun sa styro box na square. So yun doon natin dinidilagang, tapos nilalagyan natin sila ng tubig until 14 days saka pa lang natin sila lilipat sa FFB. So ito po less than 7 days nilipat na po natin. Actually, 2 days lang po yan. 2 days lang dun sa styro box. Then after that, yung manual spray, recap po tayo kung anong ginagawa natin for the first 2 days. Manual spraying po. Using nito po. Ayan, ito po yung ginagamit kong pang spray na. So, nag-evolve na po tayo. So, using po nito, na mag-count lang kayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 1, 2, 3, 4, 5 in every cup for 2 days and 3 times a day po yan. 3 times a day, tama po. Parang yun po yung dosage niya. Na wala pong sunlight for 2 days. Then after that, nilipat na po natin dito sa NFT during the 3 days. So ito pong edad na to is from Monday, Tuesday, and Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So 4 days DAT pala ko sa NFT. So ang total po niya is 7 days pa lang yan simula nung dinarap sawin po natin. Yan. Yung nasa taas po, mas nauna po sila ng 2 weeks at 2 weeks po ang nauna niya. Yan, nauna po sila. Direct sowing din po yan.
normally po kasi yan yung mga malalaki. So 2 weeks po ang weight niya. So ito naman po yung 7 days ang difference. So lahat po yan direct sowing. So, repeat ko lang po, ito po yung 2 days pa lang is tinransfer na dito. So, edad pa lang nito is 7 days pa lang. Ito naman po is tapos na yung 14 days pa lang nya. Ito po is 21 days. Yan, 21 days po yan. So 21 days, 14 days, and ito naman po yung 7 days. At ito naman po is pa 3 days pa lang. So hopefully today, hopefully today is maaraw, pero yung araw po niya ay wala, umuulan na naman po. So di po natin alam kung makaka-apekto siya dito. So let's observe na lang po. So yan. So ito po is pa 3 days pa lang ngayon. So kailangan niya ng sunlight pag 3 days na. Lahat po yan is direct. So ito po is kabats no, nasa loob. So still comparison din po ito. Pag 14 days po dito, pinatransfer ko na po sa NFT hanggang napunan po yung NFT ko. So ito po is nire-reserve ako sa car park. So yung car park natin almost personal consumption na lang. Yan, mga ka-hydro. So dito naman po, ano naman po nangyari dito? So dito po is we try to diretso po yung mga mamurahing pong seeds na matagal po na siyang binili tapos nilagay po sa rep. I mean sa chiller. Then i-diretso ko po siya. Konti lang po yung tumubo tapos medyo pangit po yung so I decided po na palitan na rin po ng pellet. So hindi pa po talaga recommended yung mahihin ng seeds for direct sowing. So ang recommended lang po is pellet. But if you try at your home na naging maayos yung sa mga murang seeds, then you can share also to the YouTube so that the other can come also to you. So yun po, marami po siya po sa mga. So ang total na po natin na na-diretso this year is almost 400 plus na po yan. Lahat po diretso. And just an update for our aeroponics natin. So, hindi growing yung strawberry. At yung lettuce is applicable. Malulusog po yung lettuce sa ating aeroponics isa. So, using one pump po yan. And regalan din ito. So, pero meron po siyang self na pang-aray at yung pump. Ngayon, ang create ng shower. Edad mo ang kabila nauna lang po na ano to kung 21 days ito po almost 1 month old na yan sa style malalaki po almost 1 month old na. Meron din pong nasira, may nangain din po yan, may nangain po na
nag-spray po tayo, no? Okay. So, ito lang po yung update natin. So, yung lettuce po natin, lahat po ay reserved na. So, pinareserve na po kasi magpipiesta sa Lumban. And then, thank you po for all the people who support sa atin during the fasting period. During the fasting period, Lord. Wait lang po yan. Ayan po ang aking anak. Tinatawag na po ako. So, bye-bye po. Ito po lahat na lettuce na to is reserved. Bye-bye.